init na balita ngayong tanghali. Resolution of both houses number 7 at SMNI Franchise Revocation Bill ipapadala na ng Kamara sa Senado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos pinayuhang magpahinga matapos magkaroon ng flu-like symptoms. Manila International Airport Authority naghahanda na sa inaasahang bulto ng mga pasahero sa NAIA sa long holiday. Philippine Animal Welfare Society naniniwalang hindi akto ng self-defense ang pagpatay sa asong si Kilua. Finland, tinaguri ang happiest country sa buong mundo. Pilipinas, nasa 53rd pwesto sa mga pinakamasayang bansa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, March 21, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Mahigit sa 280 kongresista ang bumoto ng pabor sa panukalang bawiin ang prangkisa ng Suarez Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Samantala, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Economic Charter Change o Resolution of Both Houses No. 7 o RBH7. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Bago ang session break para sa long holiday, inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 9710. Ito ang panukalang nagsusulong na bawiin ang legislative franchise ng Suarez Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. 284 ang bumoto ng pabor at 4 ang hindi pabor, 4 din ang abstentions. Kabilang na rito ang Makabayang Block lawmakers. I have the highest regard for the freedom of the press and the freedom of expression. But Mr. Speaker, freedom requires responsibility. Mahalagang panukalang ito para matigil ang SMNI na isa sa mga makinarya ni Kibuloy at Duterte sa pagpapakalat ng disinformasyon at red tagging laban sa mga progresibong individual. Ang SMNI hindi maihanay sa media at hindi maihilantulad sa mga tunay na mga media. Malayong malayo sa mga tunay na media na biniverify muna ang kanilang mga impormasyon at sources bago nila ilathala. Taong 2044 pa sana nakatakdang ma-expire ang prangkisa ng SMNI. Nag-ugat ang panukala sa mga aligasyon ng franchise violations laban sa network, gaya ng pagpapakalat ng fake news, red tagging at iba pa. Upang maging ganap na batas, kailangan namang maipasa ang kahalintulad na panukala sa Senado at pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inutupad lamang natin ang mandatong inatang sa atin ng konstitusyon at ng mga taong bayan. Walang personalan dito, trabaho lang. Samantala, inaprubahan na rin ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o RBH7. Layo ng panukalang amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution, partikular na sa public utilities, education at advertising. 288 na mga mambabatas ang bumoto ng pabor sa panukala o mahigit 3/4 na mga miyembro ng Kamara de Representantes. 8 ang tumutol at 2 ang nag-abstain. Binigyang diin naman ni Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng proposed economic amendments. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho. Posible lang ito kung maraming negosyo papasok sa ating bansa. Kailangan din nating buksan ang ating ekonomiya para mas lalo maging matibay at matatag ito sa hamon ng makabagong panahon. Gaya naman ng inaasahan, tutol sa panukalang economic chacha ang Makabayan Block lawmakers, gayon din ang iba pang miyembro ng minorya sa Kamara. Resolution of both houses number 7 is flawed, both in procedure as well as in substance. Procedurally because
it does not follow any of the only three modes of amending or revising the Constitution. Substantially because it forfeits to foreign dominance Philippine posterity, is in violation of the constitutional policy of the country developing a self-reliant and independent economy effectively controlled by Filipinos. Napatunayan po, Mr. Speaker, walang anumang batas na pumapabor sa malaking negosyo o dayuhan ang matagumpay na nagpababa ng presyo ng kuryente, tubig, petrolyo, pamasahe at iba pa. Nagiging daluyan lang ang ganong mga batas para tumaas ang presyo kahit palpak ang serbisyo. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng House of Representatives upang tutulan ng economic cha-cha. Ayon naman kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David J.J. Suarez, magandang oportunidad ang paparating na long holiday upang makapag-usap ang liderato ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng susunod na mga hakbang sa economic cha-cha. Ito ay lalo na't inaasahan ng mga petisyong planong isumite sa Korte Suprema upang kwestiyonin ang panukala. Ang mas magandang paraan para sa ating lahat ay i-maximize po natin itong Holy Week break na makapag-usap yung leadership ng House at leadership ng Senate and to reconcile on a definitive path kung paano po natin i-approach at ihahakbang ang RBH 6 at RBH 7 papunta po sa COMELEC para makarating sa plebisito. Opisyal nang nag-adjourn ang session ng Kamara at sa April 29 ito magre-resume. Gayunman, maaari pa rin itong magsagawa ng House Committee hearings kung kinakailangan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipapadala na sa Senado ang resolution of both houses number 7 at Sunshine Media Network International Franchise Revocation Bill. Ito ay matapos aprubahan ng Kamara ang dalawang panukala sa ikatlo at huling pagbasa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, kailangan bang aprubahan din ng Senado ang mga kahalintulad na panukala? Ella, matapos na aprubahan ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 at ang House Bill No. 9710 na nagsusulong ng bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, itatransmit na ito sa Senado. Kailangan din kasing aprubahan ng Senate ang bersyon nila ng Economic Charter Change o ang Resolution of Both Houses No. 6 bago ipadala sa Commission on Elections para sa plebisito. Magiging ganap namang batas ang SMNI Franchise Revocation Bill kung aaprubahan ng mataas na kapulungan ng Kongreso at pipirmahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, iginiit ng magkabayang Black lawmaker, House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party's Representative Arlene Rosas, dapat kwestiyonin ang proseso kung sakaling ituloy ng Kamara na isumite sa Commission on Elections o COMELEC ang RBH 7. Ito ay kahit hindi pa naipapasa ang kahalintulad na panukala sa Senado. Anya, magiging unilateral lamang ang proseso at hindi ito wasto. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz. Nakahanda ang Commission on Elections o COMELEC na tanggapin ang Resolution of Both Houses o RBH 7 kapag isusumite sa kanila ng mababang kapulungan ng Kongreso. At mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, ano ang susunod na hakbang ng COMELEC kapag naisumite na sa kanila ang RBH 7? Magandang tanghali, Ella. Sinabi ng Commission on Elections o COMELEC Chairman George Irwin Garcia kapag isusumite sa kanila ang Resolution of Both Houses o itong RBH 7 ng Kamara, wala silang magagawa kundi tanggapin dahil bahagi ito ng kanilang trabaho o ministerial duty. Pagkatapos ay kanilang tatalakayin sa anbang kung dapat bang magsasagawa ng plebisito para sa panukalang economic charter change. Mahalagang malaman ang opinyon dito ng lahat ng miyembro ng COMELEC.
basta po sa COMELEC, kung naandyan yan, but we will have to act. Hindi pa pwede namin namang hindi kami magkikilos o mag-a-action sapagkat impeachable yon because you are not performing a duty which is provided for by the Constitution. Paliwanag ng komisyon, may issue din kasi ng legalidad dito at ayaw nilang maipit kaya mahalagang mapag-usapan. Alam naman anya nila ang issue tungkol dito pero ayaw nilang pangunahan. Linaw ni Garcia sa Korte Suprema pa rin kasi ang huling pasya kaugnay sa legalidad ng isang hakbang o batas. Sa naunang pahayag ng COMELEC, kung sakali mang magkakaroon ng plebisito, ay hindi na nila ito kakayanin ngayong taon dahil sobrang gipit na sa panahon dahil sa kanilang paghahanda sa 2025 midterm elections. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na hindi paso o expired ang lisensya ng St. Timothy Construction Company na ka-joint venture ng South Korean firm na Miru na nanalong bidder para sa 2025 automated elections. Narito ang report ni Dante Amento. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na hindi totoo ang issue na ibinato sa kanila kasabay ng pagdinig ng Senado noong isang araw. Kaugnay ito sa ka-joint venture ng South Korean company na Miro, ang St. Timothy Construction Company na expired na umano ang lisensya. Nung chinek namin sa PICAB online, regular license online, ang laki-laki doon, expired ang kontrata at lisensya nitong contracting company. Sa website ng DPWH, kahit ng PICAB, hindi siya nag-disqualify o nabablocklist. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi totoo o mali ang impormasyon na expired ang lisensya ng kumpanya. Anya, sa kasalukuyan, maraming kontrata ang St. Timothy sa pamahalaan. Pag sinabi ka sa amin, 121 projects na ongoing sa pamahalaan. So, ano ibig sabihin? Na ito ay hindi sila bineverify ng ating technical working group, ng SBAC natin. At ito lahat ay on time, yung mga projects nila. So, mukha pong mali yung information na nakarating. Sa website ng Department of Public Works and Highways o DPWH, makikita na nasa listahan ang korporasyon ng mga lisensyadong kumpanya. Gayon din ang kumpanyang St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation na umano'y kasosyo ng St. Timothy na sinasabing blacklisted. Makikita rin sa website ng DPWH na lehitimo rin itong may lisensya. Dagdag pa ng COMELEC, kahit naman ka-joint venture ng Miro ang St. Timothy sa 17.9 billion pesos na kontrata para sa 2025 automated election system, ang South Korean company lamang ang gagawa ng makina at hindi ang ka-joint venture nito. Sa aspetong pinansyal lamang tutulong ang St. Timothy sa Miro. Ang lahat po ng mga paggawa ng makina, ang lahat ng customization, manufacturing, lahat po yan ay sa Miro. Bukod dito, may dalawa pang local company na ka-joint venture ng Miro. Sila naman ay para sa logistics upang masiguro na madadala ang mga makina sa polling center sa araw ng halalan at sa voters education. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makikibahagi ang 14 na bansa ngayong taon bilang observers sa taunang balikatan exercise sa bansa. Sa unang pagkakataon, magsasagawa ng group sailing sa labas ng 12 nautical miles ng territorial waters ng bansa. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Magsasagawa ng group sailing ang Pilipinas, Estados Unidos at France bilang bahagi ng maritime exercise sa isa sa gawang balikatan exercise ngayong taon. Ito ay gaganapin sa unang yugto ng pagsasanay. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, sa taong ito lalabas sa 12 nautical miles na bahagi ng territorial water ng Pilipinas ang group sailing. We will be utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. So this is also a new thing that we are doing. We've done group sails before. Okay, but this time we will be going beyond our 12 nautical mile limitation. Kabilang sa mga lalahok dito ang Philippine Navy, US Navy, Philippine Coast Guard, US Coast Guard at French Navy.
Ayon sa AFP, nais na iparating ng sandataang lakas na seryoso ang pamahalaan sa pagtatanggol ng ating teritoryo. Well, the message that we want to send is that we are serious about defending our territory and we have allies. That's basically it. And the alliance is still going strong. Sa Lawag, Ilocos Norte naman, isasagawa ang sinking exercise. Nasa 16,000 ang kabuuang lalahok sa Balikatan ngayong taon. 11,000 dito ay American military personnel. 5,000 naman ang galing sa Armed Forces of the Philippines. Nasa 14 na bansa naman ang magiging observer sa nasabing pagsasanay. Karamihan dito ay galing sa mga bansa sa Asia, kasama na rin ang Japan at India. Bukod sa US, magpapadala rin ang Australian Defense Force ng 150 contingent. Sa susunod na linggo, magsisimula nang dumating sa bansa ang ilang Amerikanong sundalo na bahagi ng Balikatan. Opisyal na magsisimula ang Balikatan exercise sa April 22 at magtatapos sa May 10. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayuhang magpahinga ng kanilang attending physicians sina President Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos matapos magkaroon ng flu-like symptoms. Ito ay matapos ang kanilang full schedule sa mga nakalipas na mga araw, kabilang na ang magkakasunod na state at working visit ng Pangulo sa Germany at Czech Republic. Sa ngayon ay nananatiling stable ang vital signs ng Pangulo at ng First Lady at umiinom ng gamot na prescribed ng kanilang doktor. Hindi pa napag-uusapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kung sino ang posibleng pumalit kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa puesto. Ayon kay Secretary Abalos, bagamat mayroon siyang 3 hanggang 4 na opisyal na nasa isip, ang Pangulo pa rin ang magdedesisyon kung sino ang ipupwestong pinuno ng pambansang pulisya. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Well, mag-uusap kami ni Boss, ni Presidente tungkol dito, no? At of course, ilalatag po natin yung mga performance ng mga generals po natin sa ngayon, no? Pwede mag-PNP Chief. And sabihin ko, yung ako mismo, kung anong pananaw ko po rito. But at the end of the day, it will always be the Commander-in-Chief, ang ating mahal na Pangulo, ang mag-decide po. 2 linggo bago matapos ang extension na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr., tahimik at wala pa rin umiingay na pangalan sa Campo Crame na posibleng pumalit kay Chief PNP sa pwesto. Si Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos, sinabing pag-uusapan pa nila ng Pangulo kung sino ang karapat-dapat na opisyal na maging Chief PNP. Para sa kanya, output o performance based ang pagpili sa susunod na pinuno ng PNP. Number one, ang dapat lang mangyari dito for me, it's output based. Okay. Wala ito sa dapat to may resulta. Importante ang resulta rito. Alam mo, maski sa ang bagay naman, hindi lamang sa PNP, maski sa naman sigurong ahensya, no? Importante ang resulta. Inamin din ni Secretary Abalos na mayroon siyang 3 hanggang 4 na pangalan sa shortlist na maaaring pamilian ng Pangulo para sa top PNP post. May sarili kayong shortlist? Ako meron, yes. Nandito ba sa area ko? Well, nasa bulsa ko lang at nasa isip ko. Sorry, pare. Pero aanayin ko lang kay Presidente ito. Kami na lang po mag-uusap. Sir, for yung mukha kami ng mura, sir. Ilan pa din yung i-recommend? Ako? Siguro mga 3, mga 4. When do you expect to submit the recommendation? Bago matapos ang linggo. Nang tanungin naman ang kalihim kaugnay sa posibleng muling pagpapalawig ng termino ni General Acorda, ito ang naging tugon ni SILG. Well, of course, nasa presidente po yan. Hindi ko po pwede unahan ang ating mahal na Pangulo. Batay sa Republic Act 6975, maaaring mamili ang Pangulo sa hanay ng mga one-star o brigadier general pataas para sa posisyon ng Chief PNP. Normally po, isa sa kinukonsider po dyan is seniority din po. Siyempre, yung mga
senior officers po natin na sa PNP Command Group ay definitely parang automatic po silang nakukonsider by virtue of seniority po. Pero hindi lamang po kasi yun ang tinitignan natin, especially ng ating presidente. So talagang at the end of the day, ang presidente po lang talaga ang may prerogative para piliin ang kung sino man po ang susunod na GPNP come March 31 or March 27 for that matter na schedule po ng chain of command. Kabilang sa miyembro ng command group ay sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta, Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Michael John Dubria, at Chief Directorial Staff, Police Lieutenant General John Arnaldo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Pinaghahandaan na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang inaasahang bulto ng mga pasahero na dadagsa sa darating na long holiday. Sa pagtaya ng MIAA, inaasahan tataas ng nasa 15% ang passenger volume sa apat na terminal ng NAIA mula March 24 hanggang March 31. Kaugnay nito, tiniyak ng management ang pagkakaroon ng sapat na manpower, maayos na mga pasilidad at sapat na supply ng kuryente sa buong airport. Bukod dito, magkakaroon din ng adjustment sa runway upang may accommodate ang mga flight. Inataasan na rin ang mga airline company na magkaroon ng contingency plans at dagdag na aircraft alinsunod sa nakasaad sa Air Passenger Bill of Rights. Pinapayuhan ng mga pasahero na pumunta sa NAIA ng 2 oras na mas maaga kung domestic flight at 3 oras naman kung international flight upang makaiwas sa aberya. Nasabat ng Bureau of Customs ang tinatayang nasa 158 million pesos na halaga ng kush o pinatuyong daho na marijuana na nadiskubre sa loob ng balikbayan boxes mula sa Thailand. Noong March 18, nagsagawa ng investigasyon ang Intelligence and Investigation Service ng Customs sa Manila International Container Port kung saan natagpuan ang mga illegal na kontrabando na nasa loob ng 6 na balikbayan boxes. Nauna ng nakatanggap ng alert order ang BOC sa nasabing shipment noong February 18. Sinasabing misdeclared ang mga kargamento na idineklarang mga balikbayan boxes na naglalaman umano ng mga personal na produkto mula sa Thailand. Sa ngayon ay inimbestigahan na ng BOC ang freight forwarding company ng mga nasabat na kontrabando habang nakikipag-ugnayan na rin sila sa Philippine Drug Enforcement Agency upang masuri ang mga nakumpiskang droga. Naisiwalat sa Senado kahapon, araw ng Miyerkules, ang nasa mahigit sa 19,000 ghost students o mga hindi na dokumentong beneficiaries ng voucher program. Ito ay ang mga estudyanteng nasa ilalim ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act o EGASP. Inumpisahan namang usisain ni Senator Sherwin Gatchalian ang 2016-2017 na report ng Commission on Audit o COA kung saan mayroong nasa 115 mga estudyante na benepisyaryo ng SHS Voucher Program. Dito nakita na mayroong mga nabigyan sa ilalim ng programa na hindi lang isang beses sa isang taon. Ipiniliwanag naman ni COA Supervising Auditor Imelda Celso na ang mga sinasabing ghost students ay maaaring dahil sa error sa monitoring ng mga listahan ng beneficiaries. Pero ayon kay Gatchalian, the mere fact na mayroong refunds, mayroong mga ghost students at mayroong mali na dapat itama. Inaasahang tataas sa mahigit 70 probinsya maapektuhan ng El Nino sa susunod na 3 buwan sa kabila ng napaulat na paghina nito. Ayon sa tagapagsalita ng Task Force El Nino, batay sa projection ng PAGASA, humigit kumulang 76 na probinsya pa ang maapektuhan ng weather phenomenon sa iba't ibang antas. Sa kasalukuyan, nasa 67 probinsya na mula sa 8 rehiyon ang naapektuhan na ng El Nino at 30 rito ay nakararanas ng matinding tagtuyot.
Nauna na iniulat ng Department of Agriculture na umabot na sa 1.75 billion pesos ang kabuang pinsala ng El Nino sa agrikultura. Nakahanda ang isang senador na personal na sumama sa mga aaresto kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kiboloy. Ayon sa senador, handa niyang gawin ang lahat upang maipakita lang sa religious leader na walang mangyayaring masama sa kanya oras na tumugon sa mga patawag ng Senado. Narito ang report ni Herlene Delgado. That would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Andito ako, walang pwedeng makakapatay sa'yo. Mismong sa Senator Ronald Bato de la Rosa na ang nagbigay ng assurance kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kiboloy na titiyakin nilang ligtas ito oras na magpakita sa Senado. Bagaman nauunawaan umano ng senador na alinsunod ito sa panuntunan ng Senado, aminado siyang labag sa kalooban niya ang pagpapaaresto sa kanyang kaibigan. Personally, pinapaalam ko na mabigat sa kalooban ko. Isa ako sa mga senador na ayaw na kung pwede hindi sana makulong si pastor dito. We have some reasons. At the end of the day, we are legislators, so we don't have to be lawbreakers. Ngunit paglilinaw ni Senator Bato, seguridad at hindi kustodiya ang handa niyang ialok kay Kiboloy. Sakali ring hilingin ng Senate Sergeant at Arms, handa rin siyang sumama mismo sa pag-aresto sa religious leader. Kung hihingi ng tulong sa akin yung Sergeant at Arms, sir, kaibigan mo man si Pastor Kiboloy. Alam namin sir, andyan siya. Para walang gulo sir, baka pwedeng samahan mo kami sir at ikaw humarap doon para walang putukan na mangyari. I'm willing to do that. Si Pastor Kiboloy, kilala ko na hindi violent na tao. Yung followers niya, masyado mababait. Ayon naman kay Senate Sergeant at Arms Chief Retired General Roberto Angkan, nakahanda na ang detention room ni Kiboloy dito mismo sa Senate building. Maaari anyang arestuhin si Kiboloy anumang oras at ipagbibigay alam ito sa pambansang pulisya. Sa oras na nasa kustodiya na ng Senado, tanging abogado at immediate family lamang ni Kiboloy ang maaaring bumisita sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng General Legal Counsel ni Kiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na nasa korte na o maaaring dalhin sa korte ang mga alegasyon laban sa religious leader. Ginawa na rin anya ng legal team ni Kiboloy ang lahat ng makakaya nito para protektahan ang religious leader. Pero mayroon naman ang mga makapangyarihan na walang habas ang pang-aapi sa televangelist. Kaya iiwas na rin anya silang magkomento sa mga isyong ibinabato sa kanyang kliyente habang naghahanda sa pagsulong sa mga legal remedy. Si Senator Robin Padilla naman, sinabing ginawa rin ng kanyang opisina ang lahat para mapangalagaan ang karapatan ni Kiboloy. Pero kinikilala nito ang desisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros at ni Senate President Juan Miguel Mixuberi na pirmahan ang arrest order laban sa religious leader. Ang nakikitaan niyang legal na alternatibo kay Kiboloy, idulog ang issue ng arrest order sa Korte Suprema. Punto naman ni Senator Francis Chis Escudero, maaari namang ma-discharge mula sa contempt order si Kiboloy kapag nagpakita na ito sa pagdinig at hindi anya excuse ang right against self-incrimination para hindi dumalo sa investigasyon ng Senado. Herlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Justice Secretary Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa pa ng malalimang investigasyon kaugnay sa tunay na dahilan ng pagkamatay ni Ricardo Zulueta. Si Zulueta ay kapwa-akusado ni dating Bureau of Corrections o Bucor Director General Gerald Bantag kaugnay sa pagkamatay ng mamamahayag na si Percy Lapid. Sa mga report na nakarating sa DOJ, dinala si Zulueta sa ospital ng kanyang kapatid dahil sa matinding pananakit ng dibdib at pagkatapos ay namatay na ito sa paggamutan. Ngunit sa kanyang death certificate ay lumabas na namatay ito sa cerebrovascular disease intracranial hemorrhage na nagdulot ng kalituhan sa tunay na dahilan ng kanyang cause of death. Kaya naman para maalis ang duda, ayon kay Remulla, kinokonsidera nilang kunin ang forensic pathologist expert na si Dr. Raquel Fortun para isailalim sa autopsy ang mga labi ni Zulueta. Inihikayat din ng DOJ ang Philippine National Police o PNP na ibahagi ang kanilang findings hinggil sa pagkamatay nito. Nasa 5,000 hanggang 7,000 mga Pilipino ang nasa Cambodia ngayon ayon sa Philippine Embassy in Phnom Penh. At higit sa kalahati ng bilang na ito
ay nagtatrabaho bilang guro sa nasabing bansa. Kaugnay nito ang paghahanap ng Cambodia ng karagdagang mga guro na maaaring magturo sa pribado at international na paaralan dito. Narito ang report ni Jed Naresina. Pagkakataong makapagtrabaho, ito ang ibinahagi ni Philippine Embassy in Phnom Penh, Cambodia, Consul General Emma Sarne. Ayon kay Consul General Sarne, naghahanap ang Cambodia ng mga private at international school English teachers na magtuturo sa kanilang bansa. Yes, marami pong naghahanap pa rin po sila ng mga teachers dito sa Cambodia. They do want Filipino teachers here in Cambodia. They want Filipino teachers to teach them English. Kulang din kasi ng guro sa international and English language studies dito. Kaya payo niya sa mga kababayan nating Pilipino na nagnanais magtrabaho bilang guro sa Cambodia ay makipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW. I would strongly recommend po that etong mga schools na ito or etong mga teachers who are looking for jobs here in Cambodia na pumunta po tayo sa DMW, sa Department of Migrant Workers, at meron pong mga recruitment agencies dun, mga legal na recruitment agencies, dun po sila magpunta. Actually, if you go there right now, dmw.gov.ph, job orders, job site, check out Cambodia, halos lahat ng mga gustong i-hire, yung mga job orders, are for teachers. Ibinida rin ng Consul General na higit sa kalahati ng mga Pilipino sa Cambodia ay mga guro hindi lang ng wikang Ingles, kundi maging sa matematika, sensya at musika. We have approximately, depending on who you speak with, no? It's between 5,000 to 7,000 Filipinos, and a big part of those are teachers. Siguro I could say that around 3/4 or even between a half to 3/4 of that number are teachers. Gusto nila yung English natin. Kaya marami sa mga Filipino workers dito are English teachers kasi gusto nila yung English natin. The way we would speak English, mas naiintindihan nila, I guess, kaysa sa mga Amerikano kasi accentless tayo. Kasama na rito si Lovie Mae Campbell na 5 taong nagturo sa Cambodia at ngayon ay may-ari na ng Liberty International School dito sa Cambodia. Ayon sa kanya, maraming magandang katangian ng mga Pilipino kaya gaya niya ay mas gusto niya na Pinoy ang magturo sa mga estudyante. Filipinos kasi are more flexible and more dedicated sa work, and they go the extra mile. Mas ano tayo sa mga bata, mas gentle and understanding, nurturing as well sa mga bata. Lumipat na rin sa nasabing paaralan si Dorothy Joy Adorable na dating private school special education teacher sa Pilipinas. Suko ng bagong environment, and then yung feeling na parang hindi ako belong sa amin. Parang naghahanap ako ng ibang environment. So, I tried it here. Ayon sa kanya, mahirap magturo ng special education sa Pilipinas dahil kailangan ng maraming training at kailangan talagang alam mo kung paano i-handle ang mga estudyante rito. At dito niya ikinumpara ang sistema rito sa Cambodia. Dito, they give a lot of opportunities for special teachers. And then they have like a need talaga for special teachers. Malaki rin aniya ang naging diferensya ng kanyang sahod sa Pilipinas kumpara sa natatanggap niyang sahod ngayon dito sa Cambodia. Bilang pagpapakita naman ng kooperasyon, isang Filipino educator ang naimbita na magsanay ng mga kawani ng Cambodian Senate sa kahilingan mismo ng Senado. Ang English Language Training Program na ito na nagsanay sa mahigit sa 40 miyembro ng Secretariat General ng Cambodian Senate ay pagpapakita ng collaborative efforts ng dalawang bansa sa pag-enhance ng communication skills ng mga empleyado ng gobyerno sa Cambodia. Jed Naresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang Southeast Asian Ministers of Education Organization o CMEO Council President, bumisita si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa bansang Cambodia, layo ng pagbisita na pagtibayin ang ugnayan ng Pilipinas at Cambodia sa sektor ng edukasyon. Mula sa Phnom Penh, Cambodia, makibalita tayo kay Jed Naresina live.
Jed, ano ang mga nakatakdang schedule ni VP Duterte dyan sa Cambodia? Ella, kagabi nga ay dumating si Vice President at Education Secretary Sara Duterte dito sa Cambodia. Una sa kanyang pinuntahan kaninang umaga ay ang courtesy call kasama si Cambodian Deputy Prime Minister and Ministry of Education, Youth and Sport, Dr. Hang Chun Naron. Si Dr. Hang Chun Naron ay ang counterpart ng Department of Education Secretary Duterte sa Sineo Regional Center for Technical Education Development. Kanina rin ay nagtungo sa Anuwat Primary School at the National Institute of Education, si VP Sara at bumati sa mga mag-aaral at tinignan ng mga silid-aralan dito. Nagkaroon din ng book reading session at tree planting activity sa nasabing paaralan. Kasunod nito, Ella, ay ang inauguration ng Philippine International School sa Phnom Penh. Mamayang hapon, Ella, ay nakatakdang makipagkita naman si Vice President Sara Duterte sa Filipino community leaders. Ayan munang update dito sa Cambodia. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Nakapagtala na ang Department of Health ng nasa halos 500 mga kaso ng sakit na pertussis sa nakalipas lamang na 10 linggo. Ang pertussis o whooping cough ay isang uri ng respiratory infection na dulot ng bakterya. At mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano ang paliwanag ng DOH? Bakit dumarami itong kaso ng pertussis sa bansa at papaano ba yan malulunasan? Ella, ayon nga sa Department of Health, maaari kasing naputol na nila yung routine immunization, kaya dumarami ngayon ang cases ng pertussis. Yung pertussis nga ay yung malalim na pag-ubo. Sa Tagalog, ang termino nito ay ubong dalahit at tila parang naghahabol ng hininga ang umuubo kapag mayroong ganitong sakit. Mas mahaba rin ang pag-ubo ng ganitong pasyente kumpara sa mga normal na ubo. Ayon sa Department of Health, ang pertussis ay isang contagious bacterial respiratory infection na maaaring maging sanhi ng lagnat at sipon. Nagagamot naman nila ito sa pamamagitan ng antibiotics pero mas maiiwasan ito sa pamamagitan ng pagbabakuna. Sa ngayon, nasa halos 500 cases na sa bansa ng pertussis ang naitatala ng Health Department sa loob lamang ng 10 linggo ngayong 2024. Kung ikukumpara, wala pang 100 kaso ng pertussis ang naitatala mula 2019 sa kaparehong period. Hinihikayat naman ngayon ng DOH ang publiko na makiisa sa ginagawang immunization para makaiwas sa ganitong sakit. Mula kahapon, March 20, naka-code blue ang DOH Central Office at hudyat ito ng mas maigting na activities para pigilan ang pagkalat ng mga virus sa pamamagitan ng pagbabakuna, pagbibigay ng micronutrient supplementation, community engagement at risk communication. At sa ngayon, Ella, ongoing yung press conference ng Quezon City LGU sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte. At ayon sa alkalde, meron ng 23 cases ang naitala sa lungsod sa kabuuan ng 2024 at mayroon ng 4 na nasawi. Dahil dito, idinideklara ngayon ng QCLGU na mayroong pertussis outbreak sa kanilang lungsod. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. JP, parang kahalintulad din ang mga sintomas nitong pertussis sa COVID. May sipon, ubo at lagnat. Tama ba? Yes, Ella, ganun din. Merong ubo, sipon at pwedeng magkaroon ng lagnat. Ang the best na pwedeng gawin ayon sa DOH, mas mainam na kapag ka nakaranas ng ganitong sakit, kumonsulta na agad dun sa pinakamalapit nilang mga health center para ma-assess sila ng mga health expert. Ella? Isa rin ba sa sintomas nitong pertussis ay masakit ang lalamunan? Yes, Ella, hindi pa natin nakumpirma kung yun yung kasama. Pero ang isang nakita natin yung cold at saka yung fever. Pero yung sakit ng lalamunan, hindi pa natin na makumpirma kung yan ay kasama dun sa sintomas ng pertussis. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Iniakyat na sa plenaryo ang panukalang batas na layong gawing legal ang medical cannabis sa bansa. Sa huling araw na sesyon kahapon, inisponsoran ni Senator Robin Padilla ang Senate Bill 2573 o ang Cannabis Medicalization Act
na layong maging abot-kaya na alternatibo ang medical cannabis sa synthetic drugs. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang Philippine Medical Cannabis Authority sa ilalim ng Department of Health na siyang magbabantay at magbibigay ng permit o lisensya sa mga pasyente na papayagang makagamit ng naturang gamot. Limitado lamang din ang uri ng medical cannabis na papayagang ibenta gaya ng edibles, pills, oil at inhalers. Tiniyak naman ni Senator Padilla na magkakaroon ito ng mahigpit na regulasyon upang hindi maabuso. Napapanahon na po, siguro, upang dinggin natin ang hinaing ng mga magulang at pasyente na nagsusumamo upang maging legal na ang access sa lunas na kanilang lubhang kinakailangan. Sinuportahan naman ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, bilang anti-illegal drug advocate, naniniwala rin siyang hindi dapat ipagkait sa mga pasyente ang gamot na maaaring makapagbigay sa kanila ng ginhawa. Naniniwala ang Philippine Animal Welfare Society na hindi akto ng self-defense ang ginawang pagpatay sa asong si Kilua sa Bato, Camarines Sur. Taliwas ito sa pahayag ng lalaking pumatay sa aso na nagsabing pinorotektahan lamang niya ang kanyang anak mula sa umunoy pangangagat ng aso. Paliwanag ng POS, malinaw na nakita sa CCTV footage na hinabol ng lalaki ang aso at nang ma-corner ay dito na niya ito pinaghahampas. Muling iginiit ng Animal Welfare Group na walang dahilan para saktan at patayin ang aso. Magsasampana ng reklamo ang POS at ang may-ari kay Kilua ng paglabag sa Animal Welfare Act laban sa lalaking pumatay sa aso. Muli ring hinikayat ng POS ang publiko na tumestigo at ipaglaban ang karapatan ng mga hayop na biktima ng animal cruelty. Susuportahan ng mga kongresista ang anumang panukalang isusulong upang magpataw ng mas mabigat na parusa laban sa animal cruelty o kalupitan sa mga hayop. Ito ang posisyon ng mga mambabatas na pare-parehong fur parents kasunod ng pagpaslang sa golden retriever na si Kilua. Pero to kill the animal already speaks of the motive, no? That there was really an intent to end the life of that animal. Sure, I cannot speak on behalf of Congress if there is a bill already to increase. Maybe my colleagues can say. But if ever there is, then we'd support it, definitely. It's unfortunate. And it is indeed a wake-up call for us legislators to revisit the law and to find out if it will require stiffer penalties. Pansamantalang ipinagbawal ng Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office 11 at 12 ang lahat ng mga trekking activities sa Mount Apo sa loob ng 10 araw. Ito ay dahil sa nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kailan ba nagsimula itong temporary suspension ng mga trekking activities? Ela, epektibo na simula kahapon ang 10 araw na temporary suspension ng lahat ng mga trekking activities sa Mount Apo Natural Park na ipinatupad ng Mount Apo Natural Park Protected Area Management Office 11 at 12. Tatagal ito sa loob ng 10 araw o hanggang March 30, 2024. Sa inilabas na advisory ng Department of Environment and Natural Resources, ang temporary suspension ng trekking activities ay dahil sa lumalalang epekto ng El Nino phenomenon na nararanasan sa bansa. Ito ay upang maiwasan ang posibleng pagkakaroon ng bushfires sa pamamagitan ng paggamit ng apoy ng mga trackers. Ang tracking kasi ang posibleng pagmumula ng mga bushfires kapag gumagamit ng apoy ang mga trackers. Ito ay bagamat ipinagbabawal ang bonfire sa mga campsite sa gabi,
sa halip ay pinapaalalahanan na lang ang mga trekkers na magdala ng mga makakapal na damit. Kailangan kasi maprotektahan ang lahat ng uri ng kahoy na nasa protected area at wild animals o tinatawag na endemic trees at endangered species tulad ng baboy ramu at Philippine eagle. Sa kabila nito, nakahanda naman ang mga local disaster risk offices sa paligid ng Mount Apo sa pagresponse kapag may sunog. May mga volunteer din ng DNR sa Mount Apo o ang tinatawag na Bantay Kalasangan o Forest Guards para magbantay ng lahat ng mga illegal activities sa loob ng Mount Apo. Humingi naman ang paumanhin ng DNR sa lahat ng mga trekkers na nakapagpa-reserve na o nakapagpa-book ng kanilang tour guide para umakyat sa Mount Apo. May pag-unayan lang umano sila sa kanilang mga local organizers para i-reschedule ang kanilang pag-akyat. Ang regular closed season naman ng Mount Apo ay magsisimula mula June 1 hanggang August 31 para makapagpahinga ang bukid. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Naghahanda na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa Masbate Domestic Airport para sa inaasahang bulto ng mga pasaherong dadating at aalis sa lalawigan ngayong papalapit na ang long holiday. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-ano ang ginagawang paghahanda ng Masbate Domestic Airport ngayong darating na ang long holiday? Yes, Ella, bago nga dumating o sumapit yung nakatakdang araw ng off-land biyaheng ayos ng Department of Transportation o DOTR, ay maglalagay ng help desk ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP doon sa Masbate Domestic Airport. At bukod pa dyan ay magdaragdag sila ng mga tauhan upang umasiste sa mga biyahero o parating na mga turista dito sa isla ng Masbate. Ito ay bahagi ng ginawang paghahanda para sa mga pasaherong dadating at aalis ngayong papalapit na bakasyon na maging pagdiriwang na 28th Rodeo Festival sa isla ng Masbate. Tatauhan ng mga kawin ng CAAP ang help desk upang umasiste sa mga pasahero na gagamit ng paliparan at tutugunan ang anumang pangangailangan ng ating mga kababayang Masbateño at mga turista. Magkakabit din ang mga tarpaulin ng CAAP sa palibot ng airport na nakalagay ang mga contact number at email ng kagawaran upang may makaugnayan agad ang mga individual sa panahon ng emergency at anumang insidente mangyayari. Mamamahagi din ang mga food packs gaya ng tubig na inumin at biskuit na mga, sa mga naghihintay na pasahero sa kanilang scheduled flight. Paigtingin din ng CAAP at PNP Aviation Security Group o ABSE Group ang seguridad at protocol sa palibot ng paliparan. Sa ngayon, nagsasagawa ng bandilyo at recorida ang mga miyembro ng PNP Aviation Security Group sa domestic airport. Ito ay pampalahan ng mga piherno na ingatan ang kanilang mga dala-dalahan at mga gamit upang maiwasan ang mga waglit at ang aberya sa pagbiyahe. Magsisimula ang off-land biyaheng ayos ng DOTR sa March 24 sa Sabado at tatagal hanggang sa March 31. Inang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Muling idinaos sa Baguio City ngayong araw ang World Food Expo kung saan nasa halos 100 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakiisa. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano na ang latest sa isinasagawang World Food Expo dyan sa Baguio? Nga ng World Food Expo ay inagawa ang mga food seminar, cooking show at food-related ventures na dinaluhan din ng iba't ibang sektor sa syudad. Ayon kay PepTarSor Corporation Project Manager ng World Food Expo, Syed Judan, ang naturang aktibidad ay naglalayong tulungan ang mga negosyante na i-upgrade ang kanilang pasilidad at matuto sa pamamagitan ng kanilang mga seminars at training. Aniya ang pagpili nila sa Baguio para sa naturang aktibidad ay tanda ng pagiging progreso ng syudad pagdating sa turismo at ekonomiya. Target ng organizers ng World Food Expo ang nasa 4,500 na bibisita sa naturang aktibidad. Ilan sa mga makikita sa event ay ang food handling. Kabilang na dito ang pangunahing makikita ang paggawa ng masarap na kape, frozen food, food packing and supplies, food shop, tools and equipments at iba pa. Ella, sa araw ng Sabado naman, ang focus ng naturang
event ay magkakaroon ng trainings at seminars. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang sumali sa Liga ng Public Servants, sasabak sa finals ang Department of Agriculture Foodmaster. Itinumba ng DA ang defending champion AFP Cavaliers sa kanilang rubber match kahapon sa Game 3 ng semifinals. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Masters, they booked the final seat in the finals. Never came easy. No. Against the four-time UNTV Cup champions. Umani ng makasaysayang tagumpay ang Department of Agriculture Foodmasters simula ng pagsali nila sa Liga ng Public Servants. Tinagpas ng Foodmasters ang pangarap ng four-time at defending UNTV Cup champion AFP Cavaliers na makuha sana ang back-to-back championship title sa kanilang makapigil hiningang bakbakan sa do-or-die Game 3 ng semifinals na ginanap sa Paco Arena, Maynila kahapon. First quarter, mahigpit na depensa ang kaagad ipinamalas ng DA upang ilista ang 9 points na kalamangan, 22-13. May tig 5 points agad si Julius Kasaysayan at Eligen de Guzman na nanguna sa opensa ng Foodmasters. Second frame, ginising ni Edgar Castro ang Cavaliers scoring 10 points shooting 3 out of 4 sa Rainbow Country. Subalit well-distributed ang opensa ng Foodmasters sa quarter na ito. 8 out of 10 sa ipinasok ni head coach Jocas Castillo ay nakascore para kontrolin pa rin ang DA ang ball game, and the first half, 44-38, labang ang DA ng 6 points. Third ganto, mainit ang pulso ni Eligen de Guzman shooting 4 out of 5 sa field goals at 3 out of 4 attempts sa free throw, kaya naman naalagaan ang Foodmasters ang kanilang momentum, outscoring AFP with 21-16, labang pa rin ang DA, 65-54. Last quarter, umatsyada ng 6-2 run ang AFP na sinundan pa ng 3-pointer ni Darwin Cordero para ibaba sa 6 na puntos ang hinahabol ng AFP, 69-63. Oh, Cordero hits a 3! Bumaba pa ito sa 3 puntos courtesy ng N1 play ni playing coach Jeffrey Kiambao, 69-66. Meron pang mahigit 6 minutes ang nalalabi. Shot clock at the corner! Pero sumagot naman ang big basket beyond the arc si Cian Co na nagmistulang pamatay sunog sa opensa ng AFP. They go down low. We are in the twilight zone. Last 2 minutes, napababa sa 4 na puntos ang hinahabol ng AFP, 77-73. Pwede pa sana itong mapababa ng AFP pero nabasa ni Kasaysayan ang pasa kay Kiambao, kaya na pwersa itong mag-turnover. 1 minute and 24 seconds na lang ang nalalabi. Wow! Goes off the leg of Kiambao. Good rotation coming from Kasaysayan. Reading the two-man game extremely well. Forcing the turnover. Excellent. Last 1 minute and 9 seconds, 2 out of 2 sa free throw si De Guzman. Ayaw papormahin ng AFP. Pinili pang maghabol ng AFP pero hindi na ito naging sapat sa mas agresibo at uhaw sa tagumpay na DA Foodmasters. 81-76, panalo ang team ng Agriculture Department. Best players of the game sina Eligen de Guzman na kumabada ng 24 points, 3 rebounds, 5 assists at 3 steals. At si Ian Garrido na humakot ng 14 points, 9 boards at 2 steals. Thank you Lord, binigay sa amin yung panalo. So kung hindi rin sa kanya, kung ayaw niya, hindi bibigay sa amin. Secondly, naging consistent lang kami sa mga ginagawa namin sa practice para maging habit na every game, yun ang gagawin namin. Yung run and gun, saka yung aming aggressive sa depensa na naka-full court. So lahat nag-paid off naman. Ayon pa kay Coach Castillo, pinuntirya talaga nila ang main gunners ng AFP. Andun lagi yung matchup namin sa nila.
nasa radar namin si Cordero. We have to contain Cordero talaga yun. Tapos, hanggat maaari, atakihin namin si Cordero. Kailangan dumepensa rin siya para hindi siya mapagod lalo sa opensa. So again, maganda yung depensa ng EJ De Guzman sa akin, Sean ko. Kaya nakapitalize namin ng first three quarter. Bandang huli talagang nakita mo, nagpahinga. Pagbalik, medyo iba naglaro. Naging monster na para sa akin. Ininda ng husto ng Cavaliers nang mabawasan ang kanilang puwersa. Ayun, ang sinabi na lang namin kasi nga, ejected nga si Sergeant Castro, si Darwin pa na foul trouble. So, sila yung barometer nung team talaga eh. So, ang laki ng pagkawala nila. So, sinabi na lang namin, kailangan namin ma-regroup yung team. Dalin ni La Boyet, nila Mark, even si Coach Jeff, sabi nga, kausapin niya na maayos. Kasi, para makabalik kami, which na nangyari naman, nakabalik kami. Kaso, doon na nakita naman natin na talaga yung lineup namin is very depleted. Talagang siguro sa hirap nung naghahabol o ano, naramdaman na rin ng bawat isa yung pagod. Sa kabila ng pagkatalo, nagpapasalamat pa rin ang AFP sa mga sumuporta at pagkatataon na ibinigay sa kanila na makasali sa natatanging liga ng public servants. Nagpapasalamat kami Kuya Daniel Rason sa opportunity na pinagkakaloob niya sa amin. Hanggang ngayon, nandito yung AFP team. Sa mga UNTV staff, Kikom Atoy, lahat, maraming salamat kay Chief of Staff namin, kay General Browner, sir. We lost the fight kasi short tayo, pero hopefully we come back strong on season 11. Magtutuos ang DA Foodmasters at SSS Kabalikat sa Game 1 ng Finals Best of 3 Series sa March 26, araw ng Martes sa Nova Desi Convention Center, alas 4:30 ng hapon. Bago ito ay ang battle for third place ng AFP Cavaliers at Ombudsman Grabbusters, alas 3 ng hapon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling nanguna ang Finland sa mga bansa sa buong mundo na tinaguri ang happiest country. Base ito sa resulta ng annual UN-sponsored World Happiness Report na ipinublish kahapon March 20. Kasama sa top 10 happiest countries ang Denmark, Iceland, Sweden, Israel, Netherlands, Norway, Luxembourg, Switzerland at Australia. Habang nasa top 53 naman sa listahan ng happiest country ang Pilipinas. Tumaas ng 23 ranggo ang Pilipinas mula sa nakaraang top 76 na nakuhang pwesto ng ating bansa noong 2023. Samantala, nasa panghuling pwesto naman ang happiest countries ang Afghanistan na nasa top 143. Kasalukuyang itinaraos ngayon sa Apalit, Pampanga ang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International, kung saan prioridad na naserbisyuhan sa iba't ibang public services ang mga kababayan nating mayroong sakit, mga senior citizen at mga persons with disability. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano-ano ang mga public services na naipagkaloob sa mga kababayan natin dyan sa idinaraos na Grand Fiesta ng Diyos ng MCGI? Ella, magandang tanghali. Maraming mga public services nga na patuloy na natatanggap ng ating mga kapatid at ng ating mga kababayan nga, lalo na itong mga may karamdaman at yung mga may kapansanan na talaga namang sila yung prioridad ng MCGI na matulungan. Mainit ang naging pagtanggap ng mga kapatid at mga bisita nang formal na simula na ang Grand Fiesta ng Diyos ng Members Church of God International sa Apalit, Pampanga kaninang umaga. Pumarada ang mga makukulay at naglalakihang 12 float
na nagpapakita ng iba't ibang simboliko ng mga public service na ginagawa ng MCGI, gagaya ng medical mission at dental mission na ipresenta ng Palawan, maging ang free store na ito nga ay ipresenta ng Palawan, Bicol at Marinduque na water tank, Batsam at Central Luso, Central na Charity Village at NCR at North and West ay nagbigay gift giving, habang ang Rizal naman ay ang MOU o signing ng PNP at MCGI. Samantala, makikita rin ang 24 na booth na gawa ng 24 na division kung saan nagpapakita ito ng masasarap na pagkain, kabilang na nga itong lechong baboy na galing sa Cebu, lechong manok ng Cavite at Rizal, at lechong baka naman ng Bulacan. Samantala, ito naman ang sinamantala ng 72 anyos na si Aling Beth Cruz na paborito niya ang lechong baka, kung kaya siya ay kanina'y sinamantala nito at sa piyesta ng Diyos lang anya niya siya nakakain ng libre na lechong baka. Kasi po wala po akong pambili. Ito po yung ininanais ko matikman, lechon baka. Dahil po sa MCGI, ito po matitikman ko na siya. Samantala, kapansin-pansin din na punong-puno nga ang pila sa mga booth sa mga delicacies mula sa Visayas at sa Mindanao. Samantala, nasa 5,000 naman ang target na beneficyaryo sa free store. Para naman kay Lester Poral, malaki ang nagagawa ng MCGI sa kanyang pamilya, lalo't ilang beses na rin siyang tumanggap ng grocery mula sa MCGI. Ang gusto ko lang po, makatanggap na ng free store para mauwi ko sa aking pamilya. Salamat po sa Diyos sa tsakapatirang MCGI. Samantala, marami rin ang nakinabang sa libreng check-up sa medical at dental mission. Meron ding mga booth para sa public service at mayroong maging sa mga may concern sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig at GSIS, maging sa NVI. Sa ngayon nga, Ella, ay marami pa rin ang pumupunta rito dito sa Convention Center para nga masaksihan itong ginagawa na ng MCGI na pagtulong at kawanggawa sa ating mga kapwa. At inaasahang tatagal ito hanggang mamayang hapon. Kung saan kanina rin nga, Ella, ay mabanggit ko na rin na meron ding mga tulong na talagang ipagkakaloob si Kuya Daniel doon pa sa ating mga kapatid na talagang benepisyaryo rin ng hiling ng kapatid na puhunan na magagamit nila sa kanilang hanap buhay. At yan mo ito yung latest live. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 48, na nagsasabi, "Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat.